Jill Rova sent me the cycling helmet backpack. So this is what it looks like. Whoa. It has a zipper pocket in the back. It also has a large like compartment, perfect for helmets. Alright. It just fits perfectly. It also has the ozone function for odor control. This is an LED backpack, so I didn't take the plastic yet, but we're gonna try it out. You would need a power bank or a battery, which is not included. So we're gonna try this. We're gonna plug it in my computer with the app. So you can actually choose the design that you want when you use this backpack. So there are options here that you can use. I'm clicking this one. You can also choose this one. Basically, you can control it. Oh, I don't like that one. Or you can choose that one. So it changes in this app. So you can customize your own as well. I'm living simply. And so you can change the text. So feel I'm living simply. There you go. You can do up to, these are 9 messages that you can add, or maybe I can add another one. And it's downloading right now. Like there, Mama Cheryl. So that would show up. Yeah, and up to 9 different designs if you like. Yeah, so I really like the DIY. It's really cool. And it's easy to just, if you're done with it, to delete it. Like this, I'm gonna delete. Confirm. So I deleted that. I just deleted it, but I still have the feel I'm living simple. It has this information before use. It also has this 2 open pockets. It has the zipper pocket here, and also you have here the laptop compartment for your laptop. And yeah, it's really really nice. Just they have the QR code here, so you can easily download their app. Yeah, if you guys want to check it out, I'll link it in the description box below. Especially if you are already looking for a backpack, so this will be a really good option for you. So yeah, that's what the app is for. It's easy to download. I just scan the barcode and directs me to the app, and connect the Bluetooth from your phone to this backpack. Link will be in the description box if you guys want to check it out. Hey guys! So ngayon, magluto tayo ng air fried chicken. Walang katapos ang air fried chicken kasi madali siyang gawin. Less ang oil, dami na pibrito. Bahala na yung air fryer. Kaya talagang thank you Ram Joy for sending us this air fryer. Gamit na gamit siya. Yung mga nagbibigay sa ano ng mga products na ginagamit natin siya. And then also fried potato. So hindi to deep fried, pero ito yung tawag dito sa Amerika ng potatoes is fried potatoes. Kahit hindi naman siya fried. Hihiwain lang natin siya ng maninipis. Isa muna natin yung sibuyas. Nagawa ko na ito maraming beses sa ating vlog. Ito yung paborito ng asawa ko, kaya lagi ko itong ginagawa. So yan na, ilalatag lang natin. So yan, lagay na natin. So yan, ilalahat na natin. Ano? Pag may balat, maganda. Fry, babaan ko. Gusto ko 350 lang. 350 lang. So 16 minutes as shishake or babalik ka rin. So, ito na yung ating peppers. Lagyan na natin. Red and yellow. Sweet to sweet peppers. Ah, diba? Ang ganda. Ito niya. Lulutuin lang natin. And then, tatakpan po para mas lumambot siya. Yan ang ating air fried chicken. Okay na yan. Whoa. Okay. So, lagay ko na siya dito. So, ready na. Ayan na. Then, luto na to. Yan. Yan ang ano.
yan ang gusto ng asawa ko na ang tawag niya fried potatoes kahit wala namang masyadong oil. Ayan na. Yan na yun. Maraming sibuyas. Napakalasan to kahit si kuya gusto niya rin ito. Ating baked chicken. Special dito yung mga Amerikano. Hindi sila kumakain ng may buto gaya nito. Akin to. Malasa. Pag may mga butong ganito, kasi dito, sa limitan, lahat filet na, wala ng buto, wala ng skin, yung manok, yung madali na lahat talagang. Kaya pag may nakadikit na buto, hassle sa kanila, hindi na kinakain. Kung baka ano lang yung makain na dyan, bawa yan, eto, tapos na to, tatapon na to lahat. Kaya sa akin yung may mga buto, laman-laman sa kanila. Hi guys! Kakain na sila! Guys, kusama! Ito ang kay kuya. Oops. Is that all? No. More? More. Okay. Gagawin ako ng cornbread. Mayroon pa akong natirang isang bag. Ito yung may party. So, may tira pang isang bag. Tatlo kasi yun. So, 3/4 cup milk. Diyan ko na lang siya hahaluin sa pot. And then, yung air fry din natin. And then, 3/4 cup water. And, kuya pa yung isa itlog. And, 1 egg. Pag na-mix na, ilagay na itong isang bag. And then, i-bake na siya. Pwede na ilagay sa cup. Pwede na cupcake. Para kahit red. So, halo lang. Na, 1/3 lang pala. Ay, tapos. Yari tayo, 1/3 pala ng ano. Mali, guys. Ano pala, 1/3 cup lang. Ayay. Napadami yung ano. Okay, guys. Anyway, hindi siya mabubuo. Kailangan ko siyang dagdagan ng almond flour. Okay, guys. Wait. Guys, 1/3 and 1/3 cup of milk, 1/3 cup of water. Ang nalagay ko 3/4 cup. So tingnan natin kung umubra pa siya. Oo. Parang hindi siya mabubuo. Dagdagan ko pa ng kaunti pang almond flour. Okay. Sobrang napadami. Sala ang tingin ko. Okay, so tingnan natin. Subok lang. Hopefully, okay pa rin. So, yan na. Lagay na natin. Lagyan ko muna siya ng butter. Pinahiran muna natin. Uy, sakto lang. Sa air fryer na lang natin lulutuin. Tapos, lagyan ko siya ng matirang butter sa ibabaw. Hopefully, guys. Hopefully, okay siya. And then, ito na lang yung natirang manok. Kumuha na si Kuya at si Daddy. Si Mike. Si Ben, di ko alam kung anong kakainin niya. Kasi si Ben, guys, very pihikan siya. So, yun na lang yung natira. Konting-konti na lang. Babalik pa yung mga yun. And then, tapos na. Tapos, ito pa rin yung ginger tea natin na inuutay namin from kahapon. Ayan na, papasok na natin. 350 lang siguro, 20 minutes muna. Kasi first time kong mag-bake dito. Isa pasok na natin. So hopefully maging successful to. No, air fry sa 350. I'm not sure. For 20 minutes. Tingnan natin.
ano, nagulo-gulo yung ano. Ayan. Tapos dito natin, pag kulang pa, lutuin pa natin. You can take it all. So, pagka ganito, andun sila sa pagpagabi na sa tiny house, nag-hangout sila nina Daddy Mike, yung mga bata, nanood, ganyan. So, punta tayo sa tiny, sa garage house. Kasi painumin natin ang gamot si Mother. High bath ngayon eh. So, pag high bath, maganda yung pakiramdam niya, nood ng ano... Hindi ko na sila nilutuan kasi minsan gusto nila oatmeal lang or something tsaka tinga masama pa yung pakiramdam namin. Ganda na. Tingnan natin. Bukas na lang lulutuan. Ano na ang balita? Ba oatmeal eh? Oatmeal. Kakain. Eh, pwede nang inumin na. Hindi, mamaya ako na nakakain. Ah, sige. Hindi ko na sila na ipagluto kasi so pagka ganyan, nagluluto na sila doon ng mga ano lang. Bale, luto nila is oatmeal, itlog, ganun. Sa rice cooker lang lahat yung luto. Nilabong itlog. So, bukas na lang. Kasi, pag gantong manok, hindi kakainin. Kung ito, bibigyan ko sila nito, hindi makakain. Especially ni Mother, kasi malalak ang hiwa. Tapos yung timpla, si Father kakain, kaya lang ano siya, more on masabaw ang gusto niya. So bukas na lang. Okay guys. Alis na muna ako. Mag-ana naman ako, magtatrabaho naman tayo. Ayan na guys. So hopefully, successful to. Tanggalin ko lang. So, yan na guys. Pwede pala talagang air fry ng cornbread or kung ano man yung lulutuin nyo. Cakes or something. Hindi ko alam kung cake. But, yung mga ganito na pwedeng dessert. Dito natin para tingnan ko kung okay ba. Kasi guys, diba, na mali yung basa ko. Napadami yung liquid natin. Pero hopefully, dahil dinagdagan ko lang siya ng almond flour, hindi ko na rin dinagdagan ng asukal or whatever. Basta, tsaka isang itlog. Kasi yung recipe niya is one egg lang. Kaso nga, dinagdagan ko ng 1.5 na corn and almond flour. So, dinagdagan ko ng isa pang itlog. So, baka ano na to. Mukhang okay naman yung texture. Yung gitna lang medyo malambot pa rin. Mas maganda sana to kung nasunod yung recipe talaga. Ayan! Wow! So tikman natin ang ating air-fried cornbread. Masarap pa rin. Masarap pa rin siya. Okay. Pwede. Ang nangyari lang, yung texture niya medyo naging dense ng konti. Pero, yung lasa niya hindi ganun katamis. Kasi yung itong mixture na to, sobrang tamis, guys. Maraming asukal. Yung nasa yung powder na nasa pouch. Daming matamis. So, nakat ng kalahati yung tamis niya. Kasi dun sa original na tamis. Pero masarap pa rin. Saka guys, ang inot. Itong air fryer, suking-suki na ako nito.
Wow. Parang siyang cake. Yung texture niya parang cake. Ipuporma mo lang. Tapos agad mo ng icing sa ibaba. Pwede na siyang lahang cake as in texture ng cake. Very good.